Maraming magagandang lugar sa mundo ang gusto nating i-explore at makita. Ngunit, marami tayong dapat sundin na batas sa bawat lugar na ito. Pero, paano nga ba kung walang batas sa isang lugar? Halika at samahan niyo ako, alamin at tuklasin ang lugar na walang batas. Ang Slab City o ang lugar na Slab ay matatagpuan sa Sonoran Desert. Ito ay parte rin ng California. Makikita mo rito ang mga lumang mga gamit katulad ng mga sirang sasakyan, refrigerator, TV at kung ano-ano pa. Kumbaga, ang lugar na ito ay tapunan ng mga gamit. May mga taong nakatira dito kahit na sobrang nakakatakot ang magstay sa lugar dahil nga umano, wala silang batas na sinusunod. Walang tao o nagbabantay sa mga taong nakatira dito at sa kadahilan ng iyon, walang nagsusupply ng tubig at kuryente sa Slab City. Dati ay ginamit ito bilang base ng mga sundalo noong World War II. Ngunit pinag-iba ang mga ito matapos ang event na iyon at inabandona. Ang mga natitira na lang ay ang mga slab ng simento, kaya ito tinawag na Slab City. Napanood mo na ba ang video ni Mr. Beast na binisita nila ang lugar at sa loob ng 24 oras ay nagstay sila sa Slab City? Noong May 8, 2019 ay inupload ni Mr. Beast ang kanilang pagbisita sa Slab City. Pinuntahan nila ang Candy Mountain, Graffiti Circle, Art Museum sa Slab City proper at ang The Range. Ang Candy Mountain ay isang malabundok na kulay candy ang art dahil sa iba't ibang kulay nito. Gusto mo rin bang puntahan at makita ito? Ang Graffiti Circle naman ay punong-puno ng graffiti art na pinaghirapan gawin ng mga taong nakatira sa Slab City. Ito kasi ang makikita mo bago ka makarating sa Slab City. Ang Art Museum naman ay pagmamay-ari ng The Wizard na kung saan makikita mo ang iilang mga used na gamit ang nakatambak at pinakikinabangan ng mga taong dumadayo dito. Katulad na lang ng bowling pin at ball, seesaw at marami pang iba. Pag sinubukan mong pumunta dito, ay dapat sundin mo ang rules ng The Wizard. Panoorin at pakinggan ang rules ng The Wizard. There are 3 rules. 1, you don't have to stand the carpeting. 2, everything is touchable. 3, you touch it and it breaks, tell them it was broken you got here. Dito mo makikita ang dinadayo ng iilan na kung tawagin nila ay The Range. Ito ay pinamamahalahan ni na William Ammon at Robin Ammon. Inimbita sila Mr. Beast at kanyang mga kasama dito. Yeah! No, I just want to give you guys a heads up on the good stuff. Oh, yes, sir. Okay, you know about the show tonight. No, there's a show. Every Saturday night at sundown, open mic, live music, YOD. Anybody skateboard? I didn't bring my skateboard. Shit. Anything else? Let you do it right now. All right. You can go back tonight. I'll be here. Okay. Ang The Range ay isang munting konsyerto tuwing Sabado at hindi lang pagkanta o pagtugtog ng banda ang makikita mo sa The Range, kundi ang iba't ibang performer na nakatira rin mismo sa lugar. Kahit ikaw mismo ay pwedeng mag-perform. Gusto mo ba mag-perform sa harap ng mga tao na nakatira sa Slab City? Maraming tao ang humahanga kay Mr. Beast at sa mga ginagawa nitong mga content. Pagkatapos ilabas ni Mr. Beast ang video na ito, ay naglabas din si Community Cause ng video noong May 25, 2019 sa saloobin niya kay Mr. Beast at mga kasama nito. Sabi nito,
ay katulad lang daw ni Mr. Beast ang ibang mga YouTuber na nilalagay sa kanilang title ang keyword na SLAB CITY with no law. Sabi ng YouTuber na si Community Cause ay mayroon daw law sa lugar ng SLAB CITY. At sa katunayan, tuwing Sabado daw ay maraming mga police officer at border patrol ang nag-iikot dito upang masubaybayan ang SLAB CITY. Nagdag pa nito ay hindi daw nagstay si Mr. Beast at mga kasama nito ng 24 oras. At mag-unsubscribe na daw siya kay Mr. Beast dahil naniniwala ito na fraud daw ang mga ginagawa ni Mr. Beast sa kanyang mga video, katulad na lang ng pagbibigay niya ng bahay sa pizza delivery guy. Hinamang pa nito na magstay daw si Mr. Beast pati ang mga kasama niya na walang mga kasamang bodyguards. Narito ang clip. So, I double dog dared you and your fucking homies to come out and spend a weekend with me. You know, I saw your little attitude about, oh, should we see if we can get one of the people who live here to come for you? Man, I will fucking blow your shit out of the water. That fucking garbage that you cooked there? Oh, fuck no. I don't even believe you gave him $1,000. Let's see that transfer. I bet it didn't fucking happen. Anyways, I have to unsubscribe to you because I think you're a fool. Peace, love, and all that hippie jazz. Ikaw, naniniwala ka ba kay Community Cause? O kay Mr. Beast? Gusto ko malaman ang saloobin mo sa baba ng video na ito. Salamat sa panonood. Out in stormy weather. I was actually born in Saudi Arabia. Do you guys know where that is? Yeah. First memory was that all the women there dressed the same. They covered everything except their eyes. My second memory was that I kept losing my mom in retail stores. Thank you guys so much. Thank you for letting me do this. Appreciate it.